Good afternoon. Today is June 29, Friday. Current time 1:15 p.m. There's Alan driving, and then there's Brent in the back playing with his new Nintendo Switch. If you want to see his unboxing, I'm going to post the link down in the description box. Ngayon, we're heading to the salon. Magpapa manicure and pedicure. Foods pa ako, tsaka Brazilian wax. So those who are asking kung how often do I visit the salon para magpa-manicure pedicure, I do it once a month na lang. Whereas before, ginagawa ko siyang once a week. Napapansin ko kasi before, kapag every week ako nagpapa-manicure pedicure, parang kumakapal yung cuticle ko. Mas nagiging dry yung kilid ng kukuhoy. Parang nakakaroon siya ng handmail. Ayan yung condition ng nail ko ngayon, ng cuticle ko. A month ago na ako nagpa-manicure pedicure, pero papansin niyo, ang nitis pa rin ng cuticle ko. Paano ko siya ginawa para ma-maintain ko na lang once a month? Ang ginawa ko before, from once a week, ginawa ko every 2 weeks or twice a month, hanggang sa ginawa ko once a month. Yung pedicure talaga, ang ginagawa ko talaga dyan every 2 weeks. Pero ngayon, na-lessen na siya, naging once a month. Maganda yun para sa cuticle nyo. Tsaka, maiiwasan yung magkaroon kayo ng ingrown. Yun yung isang napansin ko. Syempre, isa na rin yung parang maintenance sa bahay, yung nail care nyo. Kailangan naglo-lotion kayo before matulog. Yung kung may cuticle oil kayo, maglagay kayo maybe just sleep. Yun din, nakatulong din yun. Sa mga nagtaas naman tungkol sa pagpa-Brazilian wax, hindi na ako first timer. Nakagawa na rin ako ng video before na nagpa-wax ako. Actually, yung reaction video na yun, hindi rin ako first time na nagpa-Brazilian wax. Oo, makikita nyo, masakit pa rin. Oo, talagang masakit pa rin. Kahit na uminom kayo ng ibuprofen an hour before, may makifeel pa rin kayo. Siyempre, hinahatak yung hair eh, diba? Magpa-vlog ako today, papa-explain ko kay Janine yung gumagawa sa akin. Kung paano yung procedure ko, ano yung ginagamit niya, para mas maintindihan niyo kung ano yung Brazilian wax talaga. Sige, later! Hindi ka na ako sa... Sige, thank you. Ito si Jaline. Siya yung gumagawa ng hair ko. Ayan, mamaya, i-explain niya ko ano yung gagawin sa akin. Ayan, ito yung priceless nung services nila. Ayan. Yan po ang salam namin. Siya yung laging gumagawa ng buhok ko at pag nasisira, tumatakbo ako sa kanya. Yes! Always! Always! Okay, so papasok na tayo sa Shira Room. Ito yung Shira Room nila or waxing room. Meron silang facial din dito. And then here, yung massage room nila. This is the bed. There's me. Huwag kayong mabother. First time ko rin na pumunta dito para magpa-wax. Nabother ako dyan sa window na yan. Pero sarado yan. Sealed yan. Sigurado yan. First time siya makita dito sa vlog na to. Yung dati hindi siya nagpakita. So, ayan. Ayan, di ba? Nilalagyan nila niyan. Nilalagyan ng paper tissue. Para nga naman, di ba? Para siya mananganak lang. Sandali na magpapad lang muna ako. Ito yung gagamitin mo, girl. Sugar ang gagamitin natin sa'yo. Oo. Ito, nakakaputi siya. Mm-mm. Nalilas ang hair mo. Oo. Di ba yung iba, pag nagpapa-hair wax ng ganito, may chicken skin. Oo, chicken skin. Ito, after ng ano mo, press ko. As in press. Oo. I can attest to that. Yes. As in wala. As wala. In baby ka. Ito siya. Mm-mm. Tapos, ito hindi to water, ha? This is rose water. Oh, rose water? Basta-bastang water lang. So, para yeah. Fresh na fresh yung flower niya. So, ganyan lang. Para ka lang naglalaro-laro. Kasi ang Shira, titigas yun. Mm-mm. Parang sobrang bato. Batong-bato. So, kailangan mo siyang ilagay sa oven. Tapos, kukuha ka lang. Hindi mo pa rin yun magagamit. Kailangan talagang sobrang ganito na siya. Okay na, ready na. Gagawin na natin si Forest. Ay, hindi na siya Forest masyado, ha? Yes, kasi nalilis siya, diba? Oo. Kaya visit lang kayo dito sa salon namin. Oo, sa El Salon. Dito siya sa ano to? Mahabula? No, sa Abu Halipa. Ay, Abu Halipa pala. Yeah, nandito pa ako always. Oo, at siya lagi ang kumagawa sa akin, miski sa hair. Ako lagi ang gumagawa.
gumagawa sa kanya pag pumunta siya ng iba. Oo. Nasira. Oo. Tawag lang siya. Siya yung aking savior. Help. Wait lang, baka makita ka. Yeah. Ay, hindi kita. Okay. Wait. Doon sa mga nagtatanong kung nahihiya pa ba ako ipakita sa kanya yung number ko. Hindi na. Kasi hindi na. Oh, yung una. Sobrang nahihiya ako, no? So, ganito lang po ang procedure niya. Ipanig lang po siya ng paunti-unti. Tingnan niyo po ang reaction niya. Oh. Wait lang! Medyo masakit pa rin. Kahit anong gawin niyo, masakit talaga siya. Siyempre, hair yan. Hair yan eh. Oo. Di ba? Pero hindi na ganun kasakit na tulad ng first time. Oo, yung first time, grabe talaga. Kasi wala pa kayong idea nun. Oo, nandun pa. Dagdagan niyo pa yung conscious kayo. Yes. Kaya siya kahit anong gawin niya na okay na eh. Kasi paano ano na, ilang beses ko na kasi nakita. So wala na kailangan itago. Yes. Bukod sa asawa ko, siya ang nakakita. Pero iba naman ako kasi kinilininisan ko lang siya. Yes. See? Malinis kasi. Pero grabe talaga, nung una talaga, nung unang gawa niya sa akin. As in, sobrang... Pero ingat din po kayo sa ibang salon na ano, hindi po ako naninira na ibang salon. Siyempre, kami, sobrang linis ng mga ano namin, gamit namin. Tulad ng mga may allergy. Oo. Siyempre, tingnan nyo din kung malinis ang shira nila. Mm-mm. Siyempre, mas ma-importante dyan yung kalinisan. Yes! Alam niyo, masakit siya dun sa part sa ibabaw. Mm-hmm. Pero yun dun sa ilalim, Walay na. Actually, tumatagal siya hanggang 2 months, yeah, diba? Yeah, oo. Pero ginagawa ko. Pero less na siya. As in, manipis. Manipis pag tumubo. Oo. Bakit natanggal yung buhok natin sa baba? For hygienic purposes. Lalo na before kayong magka-period. Importanteng-importante yun. Nagpapawaks ako sa kanya before ako magka-period. Naranasan ko, di ba, yung after, masakit. Masakit. Pero pag before, wala man. Wala masyado. Carry. Ah, ay, pero ayan, hindi po carry. Kasi sa ibabaw siya. Talagang dun yung weak spot ko. Tsaka yung pain tolerance rin kasi, mababa. Dati nagwawaks ako, pero ang gamit ko yung hard wax. Pero nagsisigil ang salita niya. Sobrang sakit. Sakit. Meron ba yung ginagamit sa mga wax, na paper wax, di ba? Oo. Pero sobrang sakit nun. Oo. Alam ko ang tawag din ay India. Strip. Yeah. Strip from India. Oo. Hindi siya maganda kasi nakakabakbak siya ng skin. Hindi katulad ng wax na ano, na... Sugar wax. Kasi sinasangkapan siya ng whitening, lemon. Oo. At saka may halong iba pang medicine para sa mga ano, skin na hindi siya nagdadamit. At saka sa mga... may allergy. Yes, so pakita ko ano yung itsura niya habang nag-wax. Relax. Yes, ganyan lang. Relax lang. Parang wala, parang naglalaba lang ako eh. Papakita ko to kung ano na. Ayan na siya! Diba? Parang halos wala na yeah, pa. Parang wala man. Diba? Oo, oo, oo. Ganyan lang. Manipis lang. See? Medyo matatapos na sa ibabaw, diba? Almost done na ako. Sa ibabaw, oo. Basta yun lang naman yung crucial part, yun yung medyo masakit lang talaga. Yung sa ibabaw. Kasi mas madaming tumutubos. Oo, bumuba ko, bababa ako sa kanya. Bababa na siya. Tapos? Sige pa. Tapos ibaba mo lang to. Oh gosh! Yan na. Dito hindi na masyadong masakit. Oo. Oo, dyan, hindi na. Yung sa may parang, paano ko ba explain? My gosh. Yung parang, ano, lips natin. Yung lips, alam niyo na yun. Oo, malapit doon. Yung pisngi, parang yun dito. Siyempre, yung mga kababaihan, alam na nila yun. Pag sinabi mo ng pisngi, alam na nila yun. Yeah. Ewan ko lang sa mga kalalakihan. Alam din nila yun. Mas na-explore nila yan. Yeah. Oo. Patapos na. Patapos na kami. Tapos sabihin niya sa akin, magilid ka na. Yes. After, tuwag. Tapos magpapalit na tayo ng wax. Kasi hindi pwede gamitin ang wax kung sobrang lambot na. Masasaktan na yung client. Oo, diba? Hindi nila nangitig dito. And yung price pa reasonable. Compared dun sa mga other na
salon and spa na gumagawa ng Shira or ng Brazilian wax ng waxing, mas lihamak na mas mura dito. Yes. At saka alam niyo ba, hindi namin gagawin ang isang kliyente kung hindi talaga siya pwede. Yes. Hindi lang po pera-pera ang labanan namin. Correct. May concern kami sa mga client. Alam namin gano'ng kahirap ang kumita ng pera. And also yung mga Filipina dito marunong mag-Arabic tsaka mag-English. Yeah. Shway-shway. Baba. Yan. Yan. Malapit pa kami matapos. Tsaka hindi minamadali ang trabaho. Yes. Yun ang pinaka-importanting bagay kung nagpa-salon kayo. Meron kasi iba gusto parang lalagay lahat tapos sabay tatanggalin. Yun yung masakit eh. Yung ibang salon, lalagay nila from here up to down. Uh-oh. Tapos gaganyan nila. Ano ang mararamdaman mo? Sobrang sakit, makikita mo ang dito mo. Dugo-dugo na yan. Ayun. Okay lang naman pa unti-unti. Mas maganda. Mas maganda siya actually. Tsaka hindi madadala ang customer. Yes. Kaya rin siguro nagpabalik-balik na ako dito dahil hindi naman ako nadala. Ayun na, sa ilalim na. Sa ilalim na ako. Kung saan maligaya si Junior. Uy, hindi sa loob yun. Oo nga, pero nandito yun. Ayan, ilalim na talaga. Yes. Wala na halos. Side na ako? Tihaya na. Kaya siya sumaside. Meron din tayo kasing hair dito sa malapit sa ating bak-bak. Yes. Ayan. Wala. Basta yung sa ilalim, hindi masakit. Yung talagang sa ibabaw lang, eh, no? Yes. Oo naman. Yung dati kasi yung natry ko, as in talagang parang binuo niya, talagang Diyos ko. Nasisigaw ka doon ng dama. Oo. Kasi imagine ninyo, di ba, ilalagay sa ibabaw, isang ganun. Okay, mabilis, pero masakit. Sasabihin, kaya pala sinasabi, tatlong sakit lang, sasabihin. Kasi bubuuin niya. Yun ang mawalang concern at love sa customer. Kasi gusto nun, madali ang trabaho. Oo, mabilisan. Pera. Lahat naman tayo, di ba, pag mga business, pag may salon, pag kliyente, pera naman talaga, di ba? Pero, hindi paano, lang. Paano babalik-balik yung customer kung... So, ilang minutes lang tayo? Mga 10 minutes. 10 minutes. Finish na po. After magpa-wax, huwag na huwag kayong magpapahugas ng water. Powder lang. Powder, tapos yun na. After 2 hours, dun ka maghugas ng tubig. Dun ka maghugas kasi open pores ka, di ba? So, pag inugasan mo na siya ng tubig, magkakaroon ka ng chicken skin. Ayun. Yun yung ang secret, ka. Ha? That's a secret. Huwag niyong pagsabi. Yeah, tapos na. Oh. Kalas! Dito naman yung food spa station nila. Hi! Tatanungin niyo kung ano color ito? Wala akong idea.
And dun sa toenails ko, hindi mo na ako nagtagali ng nail polish para makahinga naman siya. Hey! Your food! Ngayon pupunta kami sa chill out. Ito kami kakain. Tsaka, kunin ko rin yung number and yung menu nila isi-send ko kay Jeline. Like, hindi pa pala nila alam yung restaurant na yun. Nandito kami sa old neighborhood namin. Sinala, ewan ko may kita. Ayun! Yung flat namin before, yung building namin before. Where? I don't that see. One. That one. Dun yung first na flat namin ni Alan together. Is it there with the white car? Is it there with the white car? Is it there with the white car? Yung second pala. Yung is it there with the silver car? Yung may maroon na ano, brand. Ayun, ayun, ayun. Yung sa likod nito, likod ng building na to. Ito yung old neighborhood namin. Unang dating ko dito, as in, wala tong mga building na to. As in, yung banda dito lang. No, honey, no? Ngayon, grabe nagsulputan. First, na nag-move ako dito, 2008. Daming mga magagandang memories. Dito na kami sa chill out. Okay. Order muna si Alan bago kami. Okay? Bago kami pumasok. Kasi so dito siya magpa-park. Kasi walang parking area yung Mamaron. Ano siya meron? Wala. Hindi pa sila ayun o close pa. So pwede ka mag-park dito. Bibili muna kami ng coffee bun.